Sa panahon natin ngayon, halos lahat tayo ay nakakaranas ng stress. Ano nga ba ang stress? At paano natin ito maiwasan? Ito nga at hatid ko sa inyo ang 5 paraan para maiwasan ito. Hello mga kayaya, welcome to my channel. At kung bago ka sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click yung bell button para lagi kang updated sa aking mga videos. It's my life. Ang stress ay isang psychological response ng isang tao kapag siya ay nakakaramdam ng pagod o hindi mapakaling pag-iisip. Nangyayari ito kapag hindi tutugma ang iyong inaasahan sa isang pangyayari dahilan para magkaroon ng problema. Kadalasan rin itong nakukuha kapag sobra-sobra na ang iyong dinadala tulad ng problema sa iba't ibang bagay. Ang stress ay pagkapagod mentally. Narito ang 5 paraan para maiwasan ito. Palaging umantabay. Una, maglaan ng oras para sa sarili. Maglaan ng panahon upang pagnilayan ang mga bagay na nagdudulot ng stress sa iyo. Pag-aralan ang mga sanhi nito at posibleng solusyon. Gawin mo ang mga bagay na kakapagsaya sa iyo, halimbawa na lang mag-shopping, kumain, at matulog. Gawin mo ang mga bagay na yon habang sinisiguro mo na hindi ito makakasama sa iba. Pangalawa, kumain ng masustansyang pagkain. Ang pagkain ng masustansya ay makakatulong upang maiwasan ng stress. Kung ikaw ay kakain ng masustansyang pagkain, lulusog ang iyong pangangatawan at madaragdagan ang iyong enerhiya na makakatulong upang ma-handle mo ang stress ng maayos. Hindi naman natin maitatanggi na ang pagkain ay isang way ng pag-aalis ng stress sa ating mga katawan. Ang pagkain ng mga paboritong pagkain ay nakakatanggal ng pagod o kung anumang bumabagabag sa mga isip natin. Pangatlo, siguraduhin may sapat na tulog. Siguraduhin lagi na may sapat na tulog araw-araw. Dahil nakakatulong ito upang mawala at maiwasan ang stress. Karamihan sa mga tao ay nangangailangan ng 7 hanggang 9 na oras ng tulog kada araw. Dapat laging consistent sa ating pagtulog. Pang-4, dapat laging handa. Asahan ang mga pagsubok, maging ito man ay sa trabaho, pamilya, o di kaya ay sa simpleng pag-aalaga ng mga bata. Isipin posibleng pagsubok na kahaharapin upang mapaghandaan ito. Kung marami kang kailangan tapusin, i-manage ito ng maayos. Kung gusto mo namang itong tapusin, maaari ka namang gumising ng maaga para maaga pa lang matapos mo na lahat ang iyong trabaho at para may oras ka namang magpahinga sa buong araw. Pang-5, huwag mahihiyang humingi ng tulong. Hindi sa lahat ng bagay o panahon ay kaya mong gawin mag-isa. Kung nahihirapan, ay maaari kang humingi ng tulong sa iba. Maaaring sa iyong pamilya, kaibigan, asawa, o kaya naman sa isang profesional. Tandaan, ang stress ay parte na ng buhay. Hindi ito mawawala kahit kailan. Ngunit, marami namang paraan upang masolusyonan ito at hindi maapektuhan ng stress. Dahil walang ibang may control sa sarili mo, kundi ikaw lamang. Ang stress ay reaksyon ng ating katawan sa isang napakahirap na sitwasyon. Magpapadala ang utak ng napakaraming hormone sa iyong buong katawan. Dahil dito, bibilis ang tibok ng puso mo, pati na ang iyong paghinga, tataas ang presyon ng dugo mo, at magkakaroon ng tension sa iyong mga muscle. Pero bago mo mapansin ang mga pagbabagong ito, handang-handa na ang buong katawan mo. Kapag matapos na ang nakaka-stress na sitwasyon, babalik na sa normal ang katawan mo.
Ang stress ay isang likas na reaksyon na tutulong sa iyo na maharap ang mahirap o mapanganib na mga sitwasyon. Nagsisimula ang reaksyon ito sa utak. Nakakabuti ang stress dahil tutulong ito sa iyo na kumilos agad. At kung tama ang antas ng iyong stress, tutulong ito sa iyo na magawa ang mga gusto mong gawin o maging mahusay, halimbawa sa panahon ng exam, interview sa trabaho, o maging sa sport. Pero ang chronic stress o matagal at matinding stress ay makakasama sa iyo. Kapag patuloy at paulit-ulit ng stress mo, posibleng maapektuhan ang iyong physical, emotional at mental na kalusugan. Baka magbago rin ang iyong pag-ugali at pagkikitungo sa iba. Ayan lamang mga kayaya ang aking munting tips sa inyo para malabanan natin mga stress sa ating mga katawan. I hope magustuhan yung aking video at sa mga susunod pa natin mga video, umantabay lang. Paalam!